Hello guys! Katatapos lang ng PVMA, the Philippine Veterinary Medicine Association Scientific Conference and Annual Convention 2023 last week ng Wednesday, Thursday, and Friday. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. No? This is a topic na pinag-uusapan namin ng mga colleagues ko sa veterinary medicine, sa iba-ibang mga practices. Meron ngayon tayong shortage o kakulangan ng mga veterinarians. There are different veterinary medicine schools sa Pilipinas. One is UPLB, where I graduated from. Meron ding yung GAUF, yung Gregorio Araneta University Foundation. Sorry. Na nag-merge with De La Salle Araneta. And then, meron ding Cavite State University. Merong CLSU, yung Central Luzon State University, etc., etc. Meron din sa Eastern Visayas. So, ibig ko lang sabihin, ang daming veterinary medicine school. Pero, alam nyo, pakunti ng pakunti yung mga nag-graduate. No? Maybe many people see VetMed as very, ano, parang ang hirap kasi ng VetMed, 6 years, di ba? May mga short courses na ngayon, makakuha ka ng trabaho right after 1 year or 2 year course. Pero, para sa atin ng mga talagang may passion for animals, merong passion for, you know, taking care of those who cannot take care of themselves or who cannot speak for themselves, then VetMed talaga, ayun, it's ano, papasok mostly, no, papasok sa VetMed dahil mahal nila talaga yung animals. It's not a profession you choose lightly. And it's very expensive din, no? Syempre may mga laboratory yan, may mga maraming mga projects. Anyway, may kakulangan na ngayon ng veterinarians. May shortage tayo ngayon. Kaya if you're thinking of a career, no, and you love animals and you want to get into a profession na you would be taking care of animals, I would say veterinary medicine is a good choice for you, and it's never been better, no. Alam niyo, nung nag-graduate ako 2001, inoperan ako ng isang malaking kumpanya para magtrabaho sa kanila. Alam niyo kung magkano ang offering sa akin? 8,500 pesos. That was way back 2001. Pero ngayon, alam nyo, dahil sa kakulangan ng mga veterinarians, nasa 32,000 daw ang starting, plus may mga benefits na yan. Libre pabay, libre pagkain, kung ano-ano. Tapos, yung iba, 60,000, starting pa lang yun. Para lang makuha nila yung the best veterinarians. Alam nyo, kaya marami namang pagpipilian sa Pilipinas ng mga iba-ibang vet med school. Syempre, number one pa rin yung UP Los Baños, where I graduated from. Then there's La Salle, there is CABSU or Cavite State University. Marami pang iba. CLSU, etc. So if you're thinking of a profession na mag-aalaga ka ng mga animals, then this is a good choice, no? Veterinary medicine, kulang na ngayon.